gumagawa pa rin tayo ng parol dito sa Kababayan Today. The very last step na kailangan nating gawin ay yung pangtago ng ating chismis, 'di ba? So, all you need to do, kailangan nyo ng strip, tapos pwede nyong gupit-gupitin para tapos ipakita natin para pag inikot natin kung anong itsura niyan. Pag nagupit na, bubuksan natin, tapos babaliktarin natin. Oo. Yan. Teka. Yan. Tapos nun. Ay, oops, nako. Banda. Kaya kailangan maingat. Oo, delikado ang papel. Ayan na. At eto na po ang kanyang finished product. Oh, meron na tayong parol. Pwedeng-pwede niyong gawin sa bahay ito. Di ba ba? Ayan. Philippine theme na parol. Oo, maraming salamat, Malu, Tita, for coming here. Please invite everyone to the December 15 event. December 15 po sa Simbang Gabi sa Our Lady of Angels Cathedral. 6 o'clock po, magkukonvene na tayo para iparada ang ating mga parol. Then, followed by the mass. Sana po magkita-kita tayo doon December 15 sa Simbang Gabi. Okay, maraming salamat at sana po may natutunan kayo sa paggawa ng parol. Ngayon naman po, panoorin natin itong short history lang at sa tingnan natin ang mga iba't ibang klaseng mga parol. Panoorin po natin to. There's no greater symbol of the Filipino Christmas spirit than the parol. All through the Christmas season, star-shaped lanterns, called parols, can be found hanging outside homes and along the streets of cities and small provincial towns, farms, and fishing villages. The word parol is derived from the Spanish word farol, meaning lantern. The earliest parols were traditionally made from simple materials like bamboo sticks, Japanese rice paper, crepe paper, and a candle or coconut oil for illumination. Although the present-day parol can take many different shapes and forms, the general basic star pattern remains dominant. Around Manila, parols made of capiche shell or plastic illuminate the city. Nowadays, the materials range from plastic, shells, glass, beads, foil, feathers, hemp leaves, seeds, soft drink straws, wood, and even metal. Nandito po ako sa Granada sa may N Domingo here in San Juan, and I'm about to get my parol that I'm going to bring back to America para feel na feel ko ang Pasko miski nasa Amerika ko. And these are your traditional Christmas lanterns called parols. We'll get to talk to the artists that make this in a little bit, but take a look at how beautiful it is made out of shell, or what they call capis. 12 years ko nang nagbebenta ng parol. Noon po, tindera lang. Tapos nagkakilala po kami, Mr. Kung kasi magkaroon ng sarili. Sa mga kababayan ko po, free po ang pumunta, ang mag-sightseeing dito sa aming lugar. Sana po, tangkilikim niyo po ang gawang Pinoy, gaya po ng mga parol na to, gawa po sa kapis. Thank you so much, guys. We'll see you all again soon. Kuti-kuti-tap, lumubusi-busilak, ganyan ang kurap ng mga bituin. Tumitibong-ibong, sumisinong-sinong, koronahan mo pa ng panarang bituin. Pitak-p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 itak